Hello and magandang hapon mga Go Tracers sa buong Pilipinas and maayong hapon sa mga Bisaya na muhikanding diha, no? So good afternoon, Subo. If you are starting to raise goats, makinig ka sa video na to and try to get some ideas, then learn. We have been raising goats since late 2019, so medyo may katagalan na din. And as time goes by, we have learned so much from raising goats, health management, and farm management din mismo. But we can't still call ourselves expert kasi madami pa talaga ang dapat matutunan sa pag-aalaga ng hayop, no? At sa business side din nito on how you can earn good amount of money, now this quick topic we will share has huge impact sa ating pag-aalaga at ito ay ang pag-manage ng pagkain nila. Okay, so I'm gonna start to state kung ano ang problema, bakit siya problema, at ano ang posibleng solusyon nito. Okay? So, what is the problem at bakit siya problema? If you are a farm lot owner, you have a huge advantage talaga dahil may lupa kang pwedeng pagtaniman ng pagkain. Andyan na din ang convenience sa pang-araw-araw na food para sa mga alaga. But most of the goat raisers ay backyard raisers. Ibig sabihin, wala kang extra na lupa ko kaya kung saan-saan ka maghahanap ng kumpay para sa pagkain ng mga alaga mo. Mahirap talaga to dahil you will spend so much effort kada araw sa paghahanap, pagbubuhat, at gas, you know, sa sasakyan na gamit mo. Kapag ikaw ay bumabiyahe o maglalakad pa sa malayo para lang makakuha ng pagkain, tendency ay iba't ibang klase ng pagkain ang makukuha mo, which is siya din ang pwedeng sanhi ng pagtatae dahil hindi consistent ang klase ng pagkain. Nag-e-effort ka na nga, posible pang magkasakit ang mga alaga mo. Yun ang problema. Now, what is the solution? Kung backyard raiser ka, it is much better na alamin mo ng maigi ang mga pagkain mo na sana ay isa o tatlong klase lang ang palagi mong kinukuha. Kung wala ka talagang choice, pwede mo pa din namang ipakain ang iyong makukuha. Maghanda ka lang ng Scorex tablet in case na magtae ang alaga. That works really well for us. Kung may ekstrang lupa ka naman na pwedeng rentahan, or may ekstrang lupa ka nakita na pwede mong rentahan, gawin mo at taniman mo ng pagkain mo para doon ka na lang kukuha. If kaya mong mag-rent and if the price is right, di mo kailangang bilhin ang lupa para lang sa pagkain ng mga kambing. Okay? So, ang Indigo Vera, which is ang isa sa main ng pagkain namin, at makikita mo sa video na to, ay napaka-sturdy na halaman, matibay at less maintenance. Basta lumaki na siya or malaki na yung puno niya, trim ka na lang ng trim, maulan man o maaraw, this plant will survive. Mataas sa nutrients, maganda sa milk production, at mataas din ang protein, okay, na content nito. So, or nutritional value. Sa ibang halaman kasi, kagaya ng maramais, mais, or napier, hindi kami masyadong successful. Pero meron pa rin naman kaming ganun. Nakakatatlong harvest lang kami, then mag-uumpisa na naman dahil pangit na ang mga kasunod na tubo. So, pero ang iba naman ay successful dito. Pero para sa amin, mas gusto namin ang Indigo Vera dahil trim ka lang ng trim at tutubuan lang ng paulit-ulit. Okay? Abono lang din namin ay ang goat's manure para tipid, mabisa ang tae ng kambing para sa mga halaman. So I hope you learned something from this quick video. And thank you all for watching. Until next time, watch here at Cebu Goat Farm located in the South Province of Cebu.